So bago pa man natin formal na sisimulan ng ating virtual Bible class sa oras na ito, mga batid, I would like to ask to all of you, how do you feel lately? So kamusta tayo sa oras na ito? But with that question, I would like to ask all of you, which emotion resonates with you today? So if you would like to share your emotion or what zone are you in today, please comment your feelings, your emotions in our virtual Bible class. I just would like to know, how do you feel today? Si Brother Judel nasa yellow zone. Si Brother Michael nasa blue. Any other case? Si Brother Jennifer nasa green zone. Si Sister Kishi nasa green zone. Si Gabi naman nasa green zone. Saka si Kuya Noli, green zone. Okay, so wala bang magsasabi, I would say green, yellow, blue, or red? So it's a psycho process how we feel today, because everything is so unfamiliar. So may mga nagsabi sa atin, they belong to the green zone. May mga iba naman na nabelong sila sa yellow and blue zone. So let's just be honest with our emotions. So ito yung mga nararamdaman natin. But I would say pwede akong green, yellow, blue, and red zone. Okay? So lahat tayo parang ano siya, parang iba-iba tayo ng mga emosyon. But with that, I may not actually know and fully understand what you are going through today, but always remember that you got this. So sometimes sa buhay natin, when we are feeling discouraged, let's spend some time to meditate on God's goodness, meditate on the good things He has given in our lives, and then spend time to thank our Almighty God. Because as we meditate on the light of His goodness, the darkness around us will slowly shrink away. So sometimes sa buhay natin, mapatid, may mga pagkakataon na nahihirapan tayo dahil sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. But let's always remember that everything will get better in time. So, bago pa man tayo magsisimula sa ating study sa oras na ito, mga kapatid, we will talk more of the denotation and connotation. So, bago pa man ang lahat, I'm going to show you picture and then you tell me kung ano yung emotion or ano yung pwede nating reaction sa picture. Let's start with the first picture. What do you see in the picture? You may unmute your microphone if you want to respond on my question. What do you see in the picture? Anybody? Edenic Covenant. Edenic Covenant. Specifically, ano yung nakikita natin sa picture? Serpent. Sabi ni Pianol, it's angry. It's serpent or... In other words, in its simplest form, ito ay tinatawag natin na snake. Okay, it's a snake. It's snake, it's an elongated, it's a legless reptile animal. Okay, so it's a carnivorous reptile. How about yung pangalawang picture, mga kapatid? How about the second picture? What word can you associate by just looking at the second picture? Gossips. Okay, pwede gossip. It could be also be murmuring. So the denotation, ang ibig sabihin ng denotation, it's the literal meaning. Or in other words, the definition is coming from the dictionary. While kapag sinabi natin connotation, it refers to the association that are connected to a certain word or yung tinatawag natin na emotional suggestion related to that word. It's somewhat like what we feel. Or what word can we associate to that given picture?
So the first picture is denotation, is the literal or dictionary meaning. Well, the second picture, it's an emotional suggestion or words associated to that picture, that's connotation. So with that picture, mga kapatid, I would like to ask all of you kung ano yung pwedeng masagot natin sa next picture. So I would say, my father bought a green apple. Is it denotation or connotation? My father bought a green apple. Is it denotation or connotation? Denotation, pardon? It's D. Yes, it's denotation. It's the literal meaning. What we are referring to sa green is yung color. It's the color of the apple. How about the second picture? Lito is a bad boy. He is green-minded. It's Kono from the green-minded. Yes, it's connotation. Ano ibig sabihin ng green-minded? You say, hindi ibig sabihin, hindi siya literal na green yung color ng pag-iisip niya. So what we are trying to say, when we say green-minded is? Green-minded. Yung parang dirty-minded, parang ganon. That's green-minded. Okay? Okay, next. How about pag sinabi nating you are the sun in my stormy and gloomy life? The underlined word is sun. Is it denotation or connotation? Connotation. It's connotation. So pag sinabi din you are the sun in my stormy and gloomy life. Para bang yung kantang you are my sunshine, the only sunshine. Parang siya yung ligaya ng kanyang buhay. That's connotative meaning. How about when you say, if the sun comes out, the surrounding will start to become warm? Literal. So it's then literal. So the answer is denotation. Okay, correct. Next, Maria is feeling blue today because she got low scores in her test. So the underlined word is blue. Maria is feeling blue. Is it denotation or connotation? That's Kono. It's connotation. What do you mean by feeling blue? What does it mean when you say Maria is feeling blue today? Feeling down? Or it could be feeling sad, parang ganon. How about I am wearing blue shirt today? Then I am wearing, see, it's the correct answer is denotation. We are referring to the color of the shirt. It's the literal meaning. And what word can we associate with the word light? Ano ba yung unang salita na pumapasok sa isipan natin kapag narinig natin yung salitang light? In a connotative meaning or in a connotation. Good. Tama yung sinabi niya kanina, it's malicious thinking or what? May sumagot pala sa ano natin, sa GC. What word can we associate with the word light? Good. Okay, good. Okay, what else? What else can we think of or what word can we associate with the word light? Or it could also be hope. Pwede siyang hope. Hope. What else? May sumasagot si Kuya Noel sa GC. Rin believer, siguro. In the sense Believer, pwede. Believer, it could also be faith. Pwede siya. Could be in a form of understanding, something like that. Next. Pero parang may sagot si Kuya Noel kasi nagta-type siya sa GC. How about when we think of the word dark? Ano yung pumapasok sa isipan natin? What word can we associate when we hear the word dark? It could be danger. Tama? What else?
could be evil. Okay. Tama, sinabi ni Sister Kishi, bad. Bad or evil. Or mga bagay na nakakatisod sa tao. Again? Satanas. Oh, pwede, di ba? Pwede. Yung kumakalaban, parang ganon. What else? It's in a form of discouragement, parang ganon. So that's what we mean by evil. So ngayon sa hapong ito mga kapatid, that is why I'm asking you, ano yung difference ng denotation and connotation, and of course, kung ano yung, what word can we associate with the word light and dark para mas malaman natin kung ano nga ba ang pinaka-focus ng ating study sa oras na ito. Alam natin mga kapatid that there are two types of light in the world. So it could be a physical light. Kapag sinabi natin physical light, it's necessary for our physical life. Tama? And the earth would be certainly changed very rapidly if there were no longer any sunlight. Kaya nga minsan sa buhay natin, ginagamit natin ang sunlight pag sa Bisaya pa para mauga ang atong sangina. That's a form of physical light. And plants, kinakailangan ng mga plants ng sunlight because they are also positively phototrophic. And then, halimbawa, minsan narinig natin na kailangan nating magpainit sa sunlight kasi naniniwala tayo na parang nakapagbibigay siya ng anong vitamin sa sarili natin, which is yung tinatawag natin na vitamin D. So in other words, mga kapatid, in the same way, spiritual light is necessary for our spiritual life. So what are these spiritual life na dapat meron tayo? It should be fellowship, our fellowship with our brothers and sisters and friends in our ecclesia. It's in a form of our memorial meeting. It's in a form of Bible study, just like what we are doing today. It could be in a conferences or it's in a form of prayer. So ibig sabihin mga kapatid, titignan natin kung ano ang kahalagahan ng light sa buhay natin. It's in a form of physical light or spiritual life. So the emphasis mga kapatid is maintaining a credible witness in a world, a witness that shows us to be faithful believer, to become a good, honoring, trustworthy, sincere, earnest, and honest in all that we do. Kaya sa hapong ito ay ating bibigyang pansin ang record ng 1 John chapter 1, which mainly focus on 1 John chapter 1 verses 5 until 7. So in 1 John chapter 1, verse 1 opens with a beautiful reminder o isang magandang paalaala na nasaksihan mismo ng manunulat, which is Apostle John, at ang lahat ng ipinahayag tungkol sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo, which is yung salita ng buhay or the word of life. Ang layunin ng liham na ito is to remind us that eternal life come only through the Son who was with the Father in the very beginning. Ipinapaalala ni Apostle Juan, mga kapatid, na ang mga tunay na mananampalataya ay lumalakad sa liwanag at hindi maaring manatili sa kadiliman dahil ang anak ay nabubuhay sa atin at naglilinis sa lahat ng kasalanan. So sinasabi dito mga kapatid na ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang biblical na pananaw sa kasalanan, and of course a reminder that God is faithful to cleanse us from sin and unrighteousness when we confess. So makikita natin mga kapatid sa unang 1 kabanata 1 or in verse 1 chapter 1 rather, sinasabi nito ang mga pagpapalang natatanggap ng mga tunay na tagasunod at ang kagalakan sa pakikisama sa isa't isa na nagbibigay ng koneksyon sa ating Panginoon. So the first epistle of John speaks of the relationship between God, Jesus, and man. So alam natin mga kapatid, the author of 1 John chapter 1 is Apostle John, who was one of the original 12 apostles, was one of the inner circle of the apostles, and was considered as the disciple whom Jesus loved. And he came as a witness to testify concerning that light so that
through him all men might believe. So, makikita natin, mga kapatid, there came a man who was sent from God, and his name was Apostle John, and he himself was not the light. He only came as a witness to the light. So the true light that gives light to every man was coming into the world. So, sa buhay kaya natin, mga kapatid, sumagi kaya sa isipan natin, or did you ever wish you could have been with Jesus when he lived on this earth? Isipin natin, mga kapatid, yung mga kahangahangang pagsasamahan na naranasan ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo habang nakikipag-usap sila sa kanya at nakikinig sa kanyang pagtuturo. At dinala sa atin ng mga apostol ang mensahe ng Ebanghelyo upang maranasan din natin ang parehong pakikisama nila sa ating Panginoong Hesukristo. So ang ating pakikisama sa Diyos at sa iba mga kapatid ay maaring maging kasing totoo ng kanila. Totoo na kanilang naramdaman sa pamamagitan ng ating Hesukristo. Ang kanilang mga pandama ng pandinig, pagtingin at paghipo sa ating Hesukristo ay naging kapanipaniwalang mga saksi ng ating Hesukristo ay lumakad na kasama nila at nakipagkaisa sa kanila. So, ganun din sa atin, mga kapatid. We by faith are to believe that we can experience this same fellowship sa ating Panginoong Hesukristo. So, there are three parts of John's arguments that I would like to discuss this afternoon. So, I see three parts of John's argument in these six verses. Verse 5 gives the message of Christ that John has heard. Yung mga mensahe na narinig niya Apostle John sa ating Panginoong Hesukristo. Second, in verses 6 and 7, describe some of the practical implications for life that come from this message. While it third is verses 8 to 10, answer a possible misunderstanding of verses 6 and 7 and so clarify their meaning. So in other words, mga kapatid, in verse 5, it's all about the foundation, while in verses 6 to 7 are the practical application, while in verses 8 to 10 are the necessary application. So if you've noticed, mga kapatid, sinasabi dito, the foundation is, hindi ko makita yung slide. Ano yung nakalagay sa pinakataas ng foundation? Kasi nakaano yung God? Anyone who can read the first slide? God is light. In him is no darkness. Okay, thank you. He's no darkness at all. His truth is bright and hopeful for all who come to him. So that's our foundation. So the application is, dahil alam natin ang ating Panginoon si Kristo is the light and even our Lord God. So in the application is, let us walk in the light of God so that we can enjoy His fellowship and experience the cleansing of Christ's blood. So, ang dugo ng ating Panginoon si Kristo. And the clarification, do not presume to claim sinlessness as you walk in the light, but confess your sins to God. So in 1 John chapter 1 verse 4, mga kapatid, sinasabi, and these things write we unto you that your joy may be full. So in Tagalog, ganito ang sinasabi, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay naglalayong magbigay ng ganap na kagalakan. Ang kagalakan ay isang pagsusuri ng ebidensya sa antas ng ating pakikisama sa ating Panginoong Diyos at sa mga kapatid natin sa pananampalataya. At ang kabanatang ito ay naghahayag ng mga prinsipyo ng pakikipagkapwa or our fellowship na humahantong sa tinatawag natin na joy or yung kagalakan. Madalas nating isipin na ang kagalakan ay batay sa kung ano ang gagawin ng iba para sa atin. Ngunit, ang tunay na kagalakan, mga kapatid, ay hindi nagmumula sa paghahanap ng ating sariling katuparan. Because sometimes we tend to think
that joy is based on what others will do for us. But true joy does not come from seeking our own fulfillment. Because our fellowship yields fullness of joy. Ibig sabihin, mga kapatid, our two highest callings in life are to love God and to love others. It is not about how I may feel love. Yung para bang iniisip natin, paano ba kumamali ng ibang tao? Because that's it, that is self-fulfillment. Kapag ang pangunahing pananaw natin ay paano ko madarama na mahal ako ng mga kapatid sa pananampalataya or mga tao sa paligid natin at paano ako paglilingkuran at ano ang maidudulot nito sa akin, hindi kailanman magiging ganap ang ating kagalakan. Because this entitlement mentality says other people owe us something. So sa ganitong kaisipan, mga kapatid, lagi tayong nakakahanap ng higit pang mga bagay na parang utang na loob ng mga tao sa atin bago natin madama ang anumang obligasyon na mahalin sila. Because this mentality is simply not biblical. Yung entitlement mentality is not biblical. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sa Tagalog, sinasabi niya, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, in other words, mga kapatid, ang ganap na kagalakan, our fullness of joy, ay nagmumula sa tunay na pagsasama-sama, our fellowship with our brothers and sisters, or our close relationship na lumalago dahil sa ating pagmamahal sa iba. Pagmamahal natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Because the highest fulfillment in life does not come in getting, but in giving. Kasi mas higit tayong pinagpapala ng ating Panginoong Diyos kapag tayo ang nagbibigay kaysa tayo yung laging humihingi. Isinusulat ni Apostol Juan ang mga bagay na ito upang maging ganap ang ating kagalakan bilang isang mananampalataya. So in other words, mga kapatid, mas nagiging ganap ang ating kagalakan, may we have fullness of joy. Our fellowship with our brothers and sisters and friends yields fullness of joy kung ang ating pagsisilbi sa Diyos ay ginagawa natin mula sa kaibuturan ng ating mga puso. So sa madaling salita, mga kapatid, ang pagsisilbi sa ating Panginoong Diyos ay it's a form of collaboration, not a competition. And in 1 John chapter 1 verse 5, sabi dito, mga kapatid, God is light, in him there is no darkness. So sa bersikulong ito, mga kapatid, may dalawang konsepto na pinaniniwalaan kong sinusubukang bigyang diin ni Apostol Juan sa kanyang mga mambabasa sa pamamagitan ng pagpapahayag na ang Diyos ay liwanag, that God is light, ang kabanalan ng Diyos at ang naghahayag na kalikasan ng ating Panginoon. As we all know, mga kapatid, God is pure. He's perfect and righteous. God is always good and always right. Ang Diyos ay perpekto sa character, sa kanyang motibo, sa kanyang gawa at sa paggamit ng kanyang sovereignty. In other words, mga kapatid, this statement emphasizes the purity and holiness ng ating Panginoong Diyos. That He is light. Everything He does or allows us is for, everything He does or allows is for a wise and noble purpose. Hinihiling niya sa atin na paniwalaan ito, that God is light, kahit na hindi natin maintindihan minsan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa buhay natin. Ang Diyos ay walang masamang hangarin sa anumang bagay na kanyang ginagawa o kanyang pinahihintulutan. Kasi sa buhay natin, mapatid, kung pini-question natin ang karunungan ng Diyos sa malaking kabiguan, ang ating buhay ay maaring maging isang pagkabigo.
Kung tayo ay nagagalit sa ating kalagayan sa buhay at hindi tayo nagkasundo dito, sa huli tayo ang mahihirapan na makahanap ng kahulugan ng buhay. So sa Job chapter 1 verse 22, sinasabi mga kapatid, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni nagbintang man sa Diyos na may kamangmangan. So alam natin mga kapatid kung ano ang naging kwento sa buhay ni Job, na wala sa kanya ang lahat. But sa mga bagay na nangyari sa kanyang buhay mga kapatid, he did not take charges sa ating Panginoon. So even sa buhay natin mga kapatid, even in our darkest hours of grief and hurt, we can still choose to believe na ang ating Panginoong Diyos ay liwanag at sa kanya ay walang anumang kadiliman. While in 1 John chapter 1 verse 6, it says, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Kaya sa Tagalog sinasabi mga kapatid, kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Kasi sa buhay natin mga kapatid, hindi tayo maaring magkaroon ng pakikisama sa Diyos na siyang liwanag, ngunit lumalakad naman tayo sa kadiliman. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng tinatawag na walk in darkness, or ano ibig sabihin ng lumakad sa kadiliman? So alam natin mga kapatid na ang kadiliman ay isang paglalarawan para sa pagtatago ng mga bagay na sa tingin natin na alam natin na mali. So ang takip na ibinibigay natin para sa ating mga lihim na kasalanan o sa ating mga nakatagong motibo sa buhay ay kadiliman. So in other words, the cover that we provide for our secret of sins or our hidden motives is darkness. Anumang pagtatangka na iwasan ang katotohanan ay isang gawain ng kadiliman. Sa buhay natin mga kapatid bilang isang mananampalataya, hindi mahalaga kung ano ang sinasabi mo. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo. Maari mong i-claim na ikaw ay nasa pakikisama sa Diyos, ngunit kung ang iyong buhay ay hindi nagpapakita nito, kung gayon ikaw ay nagsisinungaling at hindi nagsasagawa ng katotohanan. Sa literal, hindi mo ginagawa ang katotohanan. Maari mong isipin na nasa iyo ang katotohanan, ngunit hindi mo ito ginagawa. So, maaring tayo ay familiar sa tinatawag mga kapatid na walk the talk. So, we need to live according to the purpose and will ng ating Panginoon. So, sabi nga mga kapatid, walking in darkness does not mean that you always do what is wrong. Walking in darkness means that we are not seeking God's will and striving to obey God's law. Walang ganoong bagay bilang isang mananampalataya na nabubuhay sa nakagawi ang kasalanan. Kapag nakilala natin ang ating Panginoong Diyos, kinakailang magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Kapag nalaman natin ang katotohanan, kapag nalaman natin ang karakter ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan mga kapatid ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Our learning sa ating Panginoon sa kanyang mga salita should reflect in our lives. Ang ating buhay ay dapat na sumasalamin sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Diyos ay liwanag, dahil naniniwala tayo mga kapatid na ang Diyos ay liwanag, ay dapat nating isantabi ang ating makasalanang paraan ng pamumuhay. Ang kasalanan ay hindi lamang yung tinatawag na paglabag sa batas ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi natin ginagawa ang iniutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang paglakad sa kadiliman ay nangangahulugan na hindi natin ginagawa ang iniutos sa atin ng Diyos na dapat nating ginagawa. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga karaniwang desisyon at action natin sa buhay ay yung parabang para sa sarili natin at hindi para sa Diyos. It's our own self-fulfillment. Kaya sa lahat ng plano ng buhay natin, ay dapat kasama natin ang ating Panginoong Diyos.
And in 1 John chapter 1 verse 7, mapatid, which is the main theme or focus ng ating study sa hapong ito, ay yung sinabi ni Apostle John, walk in the light. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. Sa Tagalog, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So, sa madaling salita mga kapatid, walking in the light is the opposite of walking in darkness. This verse highlights the importance of walking in the light of God and the cleansing power of Jesus' blood. Itinatampok ng talatang ito mga kapatid ang kahalagahan ng paglakad ng isang mananampalataya sa liwanag ng Diyos at ang naglilinis na kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. So ang paglakad sa liwanag ay nangangahulugan na ang panuntunan ng ating buhay ay ang paghahanap sa Diyos at paggawa ng mga desisyon batay sa panuntunan ng ating Painong Diyos, hindi sa ating sariling kalooban. Ang pagsasagawa ng ating buhay ay gawin ang kalooban ng Diyos, hindi baliwalain ulabagin ang kanyang kalooban. Kasi ang layunin ng ating buhay ay gawin natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ngunit may mga pagkakataon sa buhay natin mapatid na masasabi natin na hindi tayo lumalakad sa liwanag. May mga pagkakataon na tayo ay nadudulas at minsan tayo ay nagkakasala. So ang pagkikipag-ugnayan sa iba na may dalisay na motibo, katotohanan at pagiging bukas sa ay nagtataguyod ng pakikipagkapwa at close relationship sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kapag lahat tayo ay nakatuon sa paghahanap ng kabutihan ng isa't isa, hindi natin kailangang magtaka kung ang mga salita o kilos ng isang tao ay idinisinyo upang pababain tayo. Kung magkakasama tayong lumalakad sa katotohanan bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, ang katotohanan ay hindi nakakasigit sa ating relasyon. Kapag tayo ay lumalakad ng bukas sa harap ng isa't isa, nagkakaroon tayo ng tiwala sa isa't isa. Ang sama-samang paglalakad sa liwanag ay nagdudulot ng close relationship or yung tinatawag na malapit na relasyon at fellowship sa ating mga patiran na nagdudulot ng ganap na kagalakan o yung tinatawag natin na fullness of joy na nagbibigay ng katuparan sa ating buhay. In other words, mga kapatid, to walk in the light, ang ibig sabihin is to dedicate our lives to loving God and others rather than demanding to be loved. So, kagaya ng ating Panginoong Kristo, we need to follow His footstep. So, because He is our light. It is the light which Jesus has given us. Our duty is to live in the light that God gives. Sabi nga mga kapatid in Ephesians chapter 5 verse 8, you are the light in the Lord. Walk as children of light. When we walk in the light, kapag tayo ay lumalakad sa liwanag or sa light, we cannot walk in darkness. Sin is left in the shadow as we let our light shine before men. So, maaari rin natin sabihin, mga kapatid, that we are walking in darkness in a sense na dahil tayo ay nabubuhay sa mundo ng karelitaan at kadiliman, dahil nakapalibot tayo sa iba't ibang mga tao, maaari rin natin sabihin na we walk in darkness in the sense that our Lord Jesus Christ is our light, para sa yung flashlight natin sa buhay natin. Now, if you've noticed, mga kapatid, kapag tayo ay lumalakad sa madilim na silid or isang lugar, at kapag tayo ay may light in that area, makikita natin yung shadow. Our shadow is our sin, and light is our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay lumalakad kasama ng ating Panginoon at kasama ng ating Panginoong Kristo, kinakailangan mapatid
ay huwag tayong lumakad sa kadiliman. Huwag nating gawin yung mga bagay na ikatitisod ng buhay natin bilang isang mananampalataya. Ang ibig sabihin ng paglalakad sa liwanag or walk in the light ay isinaalang-alang natin ang ating Panginoong bilang isang liwanag sa mundong ito. At tayo ay lumalakad sa liwanag na iyon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang kapangyarihan at paglago sa kanyang mga biyaya. Ang Diyos ay liwanag. Lumakad sa liwanag upang maging kaisa ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala tayo mga kapatid na ang ating Panginoong Diyos ay liwanag. Kinakailangan nating makiisa sa ating Panginoong Diyos at tayo rin ay dapat lumakad sa liwanag. Kasi ang tuntunin ng ating buhay ay dapat na pagnanais na maglingkod sa Diyos at pagsisikap na sundin siya. Kapag tayo ay nasa landas na ito mga kapatid, binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos na isang mahalagang alam natin ang apa. Siya ay tapat, patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kalikuan. Walking in darkness is sometimes characterized by discouragement. Hindi ba't minsan sa buhay natin, nakakaramdam tayo ng discouragement dahil sa mga hindi mga magagandang salita na naririnig natin. And we walk in darkness. Sometimes it's in a form of depression. Hindi ba't minsan sa buhay natin kapag nadidepress tayo, lalong-lalong sa mga problema natin sa buhay, minsan hindi na natin kayang labanan ang buhay. Sometimes lumalakad din tayo sa kadiliman. Or it could also be doubt and discord. Hindi ba sa buhay natin, minsan hindi natin maintindihan yung sarili natin. Minsan hindi natin maintindihan yung pag-uugali natin. That is why sometimes we walk in darkness. So we avoid the light and we draw it into the wilderness of sin. At dahil nakakaramdam tayo ng discouragement, nakakaramdam tayo ng frustration or depression or doubt and discord, we sometimes walk in the darkness. At dahil lumalakad tayo sa kadiliman mga kapatid, then all of us withdraw into the wilderness of sin. But the question is, what invites darkness? Ito yung mga bagay na that alter our thoughts and pull us away from close relationship with our Lord Jesus Christ, sa ating Panginoong Diyos at sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi ba't minsan sa buhay natin, hindi natin maiiwasan na kapag meron tayong nakaalitan o nakarinig tayo ng mga paninirang puri o panglilibak sa mga kapatid natin sa pananampalataya ay humihiwalay tayo. And these are the things na parang nagiging rason that really invites us into darkness. So sometimes it could also be in a form of disobedience. Yung parabang dahil hindi na tayo umaatin ng Bible study, hindi na tayo umaatin ng memorial meeting, parang naging kaugalian na natin at dumating yung pagkakataon that we walk in darkness. Sometimes it could also be in a form of social media. Dahil ginagawa na natin ang social media as part ng buhay natin, na minsan nakakalimutan na natin ang umatin sa Bible study or makipag-fellowship sa mga kapatid natin sa pananampalataya or in a form of delighting in sin. Dahil iba-iba yung nakakasalamuhan natin sa labas, kung ano yung ginagawa nila minsan ay nagagawa natin. That is why we sometimes walk in darkness. And the question now mga kapatid is, what brings light into our lives? Ano ba yung mga bagay na nagbibigay ng liwanag sa buhay natin? These are the things that renew our minds and cultivate intimacy in our relationship with Christ and our Lord, ang ating Panginoong Diyos. It's like putting the Bible in our hearts. Kasi nga, kapag nakakarinig tayo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, let's put this into application and put it in our hearts. It's in a form of prayer. Dahil sa pamamagitan ng prayer, nakikipag-usap tayo sa Diyos na sometimes hindi na natin nakakaya. But when we confess our failures, our discouragement sa buhay natin, sometimes nagkakaroon ng light sa buhay natin. Our people who walk in light,
Hindi ba't minsan kapag we are inspired with the people that surrounds us, there is light in our life, in our life. So it could also be in a form of praise, yung pag-aawit sa ating Panginoon. It could be in a form of choir. Diba? Hindi yung choir or yung praise music. These are the things that gives us light. Di ba't minsan kapag nalulungkot tayo, minsan nakakadama tayo ng kalungkutan or kasi loneliness sa buhay natin. Minsan ang ginagawa ng ibang tao ay ibang mga mananampalataya ay nakikinig sila sa mga awitin para sa ating Panginoong Diyos. And that's something that gives us light. Walking in the light, in other words, mga patid, isn't something that happens by accident. It takes intentional investment in our spiritual growth and stability. So, in other words, mga patid, sinasabi din dito that walking in the light as He is in the light. The first one is we need to walk in purity. The motives for our action should serve the good of another and must not be deceitful and self-serving. We need to walk in truth. Because when we are committed to following the life principles of the truth, the details will be worked out step by step. Hindi ba't kapag sinabi nating step by step procedure, it's we need to follow a stepwise step by step is we need to follow a stepwise procedure. Hindi ba't bago tayo binautismuhan ay dumaan tayo sa pamamagitan ng proseso. Inaral natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. And by the time na nalaman natin ang katotohanan, then we decided to have yung tinatawag natin interview for our baptism. And we need to walk in openness. We need to commit ourselves not to hide our sins. Minsan sa buhay natin, mga patid, kapag tayo ay nakakagawa ng pagkakamali, when we have failures in life, when we have discouragement, kinakailangan nating lumakad with openness sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay gumagalaw sa buhay natin. Let's believe that He is the light. Dapat ting maniwala, even our ang ating Panginoong Kristo is our light sa buhay natin. He is also a light and He is also a truth. Dapat nating paniwalaan sa buhay natin, mga kapatid, na anumang bagay o anumang mga dagoks na dumarating sa ating buhay ay dapat tayong maniwala that God is always there to lift us up. In John chapter 13, mga kapatid, it was recorded nang magkita ang mga alagad sa ating Panginoong Kristo sa silid sa itaas. It was night, gabi na siya. So sa labas, makikita natin ay kadiliman lamang. Ngunit sa loob, ay naroon ang liwanag ng mga kandila at ang mga tao na siyang ilaw. Ay yung tinatawag natin na tao, which is sa ating Panginoong Kristo, na siyang ilaw ng mundo. Sinabi ni Jesus, mga kapatid, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga alagad, sa kanila, na isa sa kanila ang magkakanulo sa kanya. At silang lahat ay nagulat at nagtanong sa ating Panginoong Kristo, Lord, is it I? Ako ba yun, Panginoon? Ang lahat ng mga alagad, mga kapatid, ay nanatili sa silid habang ipinagdiriwang ang Paskwa. Iyon ay masasabi natin espesyal na Paskwa ng ating Panginoong Kristo kung saan ipinakita niya ang kanyang sarili bilang ang kordero ng ating Panginoong Diyos na nakatakdang mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. And during the course of that evening, all the disciples participated in the full meal that is all but one. At matapos matanggap ang tinapay, mga kapatid, nagdahilan si Judas Iscariote at umalis sa silid na iyon sa huling pagkakataon. Isang silid kung saan matatagpuan ang ating Panginoong Hesus ay isang silid na puno ng liwanag at pagsasama at pagmamahal. At iniwan ni Judas na taksil ang silid at ang liwanag na iyon at lumabas sa kakilakilabot na gabi ng paninibugho, kasakiman at puot kung saan ginawa ang mga lihim na pakikitungo habang binibili at ipinagbili ng mga tao ang buhay ng iba. At makalipas ang maraming taon, mga kapatid, ay muling naalala ni Apostol Juan
ang mismong sandaling iyon na nangyari. At isinulat ni Apostle John, mapatid, it was night. Tila hindi nakakalimutan ni Apostle Juan ang malamig na wakas ng sandaling iyon. Yung mga panahon kung saan si Judas Iscariote, mga kapatid, ay ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo. So what's the big idea, mga kapatid? In a dark world where Christ is light, there is only one place to be, and that is by His side. So the choice is ours, mga kapatid, nasa atin yung pagpipili. And we make the choice every day. So nasa atin if we walk in the light or we walk in darkness. But God is reminding us, Apostle John is reminding us that we need to walk in light. Because sa araw-araw ng buhay natin, we make choices. Thousands of choices we make every day. And walk in the light, because sometimes when we are in darkness, nagkakaroon ng broken fellowship sa ating Panginoon. Because alam natin that God is light. At kapag tayo, mga batid, ay lumakad sa kadiliman, then we have also broken relationship sa ating Panginoon. And dahil naniniwala tayo na siya ay light, that God is light, then we have fellowship with God. Because walking in the light, we need to walk in a form of open and honest before sa ating Panginoon. And walking in the darkness are close and dishonest before God. So kinakailangan, mga kapatid, ay magkaroon tayo na, kung gusto natin na magkaroon tayo ng close relationship or fellowship sa ating Panginoon, we need to walk in light. As a Christian, as a believer, mga kapatid, those who walk in darkness are those unconfessed sins, yung parabang itinatago nila kung ano yung kasalanan na meron sa kanila. While in light, it's confession and repentance. As a believer, sometimes may mga pagkakataon na hindi natin maintindihan yung mga bagay na nangyari sa buhay natin. And sometimes nakakagawa tayo ng pagkakamali. And then we need to confess and magkakaroon ng repentance sa ating Panginoon. And in darkness, when we walk in darkness, it's out of fellowship and man. While when we walk in light, there is fellowship with God and our brothers and sisters in Christ and even our friends. And those who walk in darkness are those disobedient. And those who walk in light are those believers or those people who are obedient. And for those who walk in darkness, they are out of God's will. But those who walk in light, those are people who follows God's commandments. And those who walk in light, though walk in darkness, there is no peace. But we walk in light, there is peace. And we too, mga kapatid, tayo rin bilang mga mananampalataya, kung itinuturing natin that God is light and our Lord Jesus Christ is our light ng buhay natin. We too, tayo rin mga kapatid, can bring light. We can also be light to our brothers, sisters, and friends in the Ecclesia. And we need to let our light shine sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Our light in the sense that we can influence our brothers and sisters and friends inside our Ecclesia to inspire them to continue learning the truth at magpatuloy sa buhay. At bilang isang mananampalataya, mga kapatid, nawa ay maging magandang halimbawa ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. So kagaya ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, He talked to people and He was kind to children. He loved all people in all forms of people and He cared for all of them. So kapag nalaman natin, mga kapatid, na ganito rin ang ginawa na pagkilos ng ating Panginoong Hesukristo, that He talked to people, He was kind to people, to children, He loved all people, and He cared for all of them, then we too can bring
being this kindness, this care sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Because being a light to others who are suffering from sadness, loneliness, and frustration requires empathy, kindness, at yung handang makinig at magbigay ng suporta sa mga kapatid natin sa pananampalataya. In ways na magbigay tayo ng light sa mga kapatid natin sa mga pananampalataya, mga kapatid, is to listen with empathy. Kapag ang isang kapatid ay dumaranas ng mahirap na panahon ng pagsubok sa kanyang buhay, mahalagang makinig tayo sa kanila ng may empathy. Ipakita yung pagmamalasakit natin sa pamamagitan ng pakikinig by listening with empathy at pagsisikap na maunawaan ang kanilang pananaw, that we are there to support, to listen para sa nararamdaman nilang kahirapan. Second, mga patid, let's offer support. Ipadama natin sa mga patid natin sa pananampalataya, even our friends, na nariyan tayo para sa kanila at we offer our support sa anumang paraan na magagawa natin. Third is be positive. Hikayatin sila, mga patid, na tumuon sa mga positibong bagay sa kanilang buhay. Kahit na mahirap, dapat let's be positive. Tulungan silang makitang may pag-asa at darating ang time na bubuti ang mga bagay, that everything will get better in time. And the last one is, we may also share our own experiences, na sometimes sa buhay natin nakaramdam din tayo ng kabiguan sa buhay natin. At kung dumaan tayo sa mga ganitong mga pagsubok sa buhay, ay kung dumaan ka sa isang katulad na sitwasyon ng mga bagay na ito, ay maaari nating ibahagi ang ating mga sariling karanasan sa mga kapatid natin, na kung nakaya natin noon, ay naniniwala ako na kaya mo rin na pagtiisan or matapos ang mga pagsubok na ito. Makakatulong ito sa kanila na huwag mag-isa at bigyan sila ng pag-asa na malalampasan din nila ang mga pagsubok na ito sa buhay. That means that we can be light and also share light to our brothers, sisters, and friends inside our ecclesia. Tandaan natin, mga patid, na ang pagiging liwanag sa iba ay hindi tungkol sa pag-aayos ng kanilang problema o pag-aayos ng lahat. Ito ay tungkol sa pagiging nariyan para sa kanila. Pagpapakita sa kanila na tayo ay nagmamalasakit at pagtulong sa kanila na makitang hindi sila nag-iisa. Because if we are shining bright and sharing the light of the Lord, then kung nararamdaman natin, kapatid, that we are shining bright, then we keep that. But if you are dealing with habitual sin, doubting our faith, depressed, and sometimes we are discouraged or disobeying the Lord in some way, please draw near sa ating Panginoong Jesucristo. Let the light of His glory and grace warm us. He is the light of the world and He loves us. Maaring minsan sa buhay natin, mapatid, hindi na natin nakakaya yung mga pagsubok sa buhay, pero lagi nating tandaan, anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang ating Panginoong Diyos ay laging nandyan. And sa kauliulin, mga kapatid, let's open in 1 John chapter 2 verse 9 says, whoever says he is in the light. Whoever says he is in the light and hates his brother still in darkness, which is recorded in 1 John chapter 2 verse 9. Naniniwala ako, mga kapatid, na huhusgahan tayo sa kung gaano kahusay ang pakikutungo natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung kusang loob nating ihiwalay ang ating sarili sa komunidad ng ating komunidad ni Kristo, hindi tayo makakaasa ng awa sa luklukan ng paghatol.
tayo ay nasa parehong panganib kung tayo ay mananatili sa komunidad sa labas, ngunit hindi magiging interesado sa physical o espiritual na kapanan ng ating mga kapatid. Kaya nga sa sinasabi natin kanina mga kapatid na maybe there are times na kailangan nating kilalanin ang ating mga sarili because there are some also pagkakataon sa buhay natin na nakagawa tayo ng pagkakamali sa buhay natin pero kinakailangan nating lumapit sa ating Panginoon because He is light and He is our Savior. Pero ang tanong mga kapatid, papaano natin malalaman kung ang ating mga puso ay nakasentro sa Diyos o kung tayo ay nakasentro sa mundo? Binibigyan tayo ni Apostle Juan ng dalawang pagsubok na maaring ilapat upang makita kung saan tayo nakatayo. Habang sinusuri natin ang mga pagsusulit na ito, ay isipin natin na hindi nila tayo bibigyan ng tinatawag itim or puti na mga sagot na nagsasabing, oo, mahal ko ang Diyos at kinasusuklaman ko ang mundo. Ngunit sa halip mga kapatid, ay binibigyan tayo ng ideya ng mga lugar kung saan kailangan nating pagbutihin. At marahil higit pa sa ratio na kung gaano mo kamahal ang Diyos kumpara sa kung gaano mo kamahal ang mundo. Kaya narito ang unang pagsubok mga kapatid. Alam nating nakikilala natin siya kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, which is recorded in 1 John chapter 2 verse 3. Nagpatuloy si Apostle Juan na nagsasabi, ang taong nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi ginagawa ang kanyang iniutos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit kung ang sino man ay sumusunod sa kanyang salita, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na ganap sa kanya. Ganito natin nalalaman na tayo ay nasa Kanya. Ang sinumang nag-aangking nabubuhay sa Kanya ay dapat lumakad gaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong mga kapatid, gaano tayo sumusunod? Gaano tayo nabubuhay sa pag-ibig? At gaano natin alam ang Kanyang mga utos? At narito mga kapatid ang pangalawang pagsubok. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya, sapagkat ang lahat ng bagay sa mundo, ang pagnanasa ng makasalanang tao, ang pagnanasa ng kanyang mga mata, at ang pagmamapuri sa kanyang ginagawa, ay dumarating, hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang tanong, gaano tayo sumusunod sa Diyos? Gaano natin kamahal ang mundo? Ano ang mga pinakamahusay na paraan para tayo ay umunlad bilang isang mananampalataya? In the words, mga kapatid, na binanggit, whoever says that he is in the light and hates his brother. Ang tanong mga kapatid, bakit binanggit yung salitang hate his brother still in darkness? Ano ba yung mga rason kung bakit ang isang tao ay nagagalit sa isang tao? Hindi ba't minsan mga kapatid, kung mapapansin natin ang isang tao ay merong galit sa isang kapatid dahil sa selos. Minsan, dahil sa selos, ay ginagawan natin ang isang kapatid ng yung para bang paninilang puri, nililibak, parang nagiging paraan ng sila yung nagiging topic sa isang grupo. Hindi ba kung ginagawa natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, we are still in darkness. Minsan, kapag sinisiraan natin ang isang kapatid, kapag ginagawan natin ng paninirang puri ang isang kapatid, hindi ba ito rin ay pagpapakita na tayo ay lumalakad sa kadiliman? So let's always remember, mga kapatid, that our motivation for success must be based on our relationship with God. Kasi kapag nagkaroon tayo ng fellowship or close relationship sa ating Panginoon, ay magkakaroon tayo ng pagbubulay-bulay sa ating mga sarili. Where am I now? Am I walking in light or am I walking in darkness? Makikita natin mga kapatid that God has worked in His role. Our role
is to work out. Kapag ginagampanan ng ating Panginoon ang kanyang katungkulan, ay dapat din natin gawin kung ano ang katungkulan natin bilang mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Walking in light, mga kapatid, is we need to live to please God, not to please men. Ang lahat ng ginagawa natin, kung sa tingin natin nakakatulong sa mga kapatid natin sa pananampalataya, we need to continue, mga kapatid, because we live to please God and not man. And we need to remember, mga kapatid, na sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa sanlibutan, God is our audience. Alam niya at nakikita niya, mga kapatid, kung ano ang nasa ating isipan at ganun din sa ating mga puso. And to end my topic this afternoon, let's ask ourselves, are you walking in darkness or are you walking in the light? Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid, at maraming salamat.